Magandang araw. So ngayong araw ay gagawa tayo ng isang simpleng project. Ito ay ang paggawa ng extension cord. So bago tayo magsimula, kailangan natin ng mga gagamitin. Una na dyan ay gagamit tayo ng mga tools. Okay? So meron tayo dito combination pliers. Meron tayong cutter pliers. Meron tayong long nose pliers. At meron din tayong wire stripper. Ano yung mga gagamiting materyales sa paggawa ng extension cord? Una dyan, ito. Ito ay isang male plug. Ayan, male plug. Next, ay gagamit tayo ng outlet. Trigang outlet. Okay. Trigang outlet na pang-extension or yung tinatawag nating wall or surface type. Next, ay gagamit tayo ng wire, syempre. Meron tayo dito flat cord. Ayan, mabasa nyo ba? Ayan. Meron tayo ditong flat cord 1.25mm squared. Okay. 300 volts. Manufactured siya ni Royo. So, hindi ako ni Royo, ha? So, kumuha lang kayo ng wire na kailangan nyo. Okay? Yung mga gamit nyo. So, ito yung akin ay 3 meters. Dahil kakabit ko ito doon sa aking printer. Okay. Una, ano ba yung dapat gawin? Bago. Siyempre, una, ipiprepare natin yung mga gagamitin natin. Ah, may nakalimutan akong gamit. Ito pala. Yung screwdrivers. Okay. So, kailangan natin ng screwdrivers. Meron tayong Phillips. Meron tayong flat screwdriver. Yan. Okay, una. Buksan natin yung outlet. Medyo malaki yung screwdriver natin. Parang kailangan natin kumuha ng maliit na screwdriver. Ah. Okay. Abot naman. Hindi lang siya makapasok sa butas. Yun. Buksan natin. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayaw tayong dalawang tornilyo pa dito. So, luluwagan natin to. Okay na. Okay, take note. Huwag tatanggalin yung tornilyong to, ha? Huwag yung tatanggalin to. Dahil pag tinanggal to, mahirap nyo nang ibalik. Okay? Buti kong dahan-dahan yun lang ibabalik ng maayos. Okay? Pero huwag tong tatanggalin. Okay? Pwede mo siyang luwagan hanggang may ano mo siya. Pero huwag mo siyang tatanggalin. Kasi matatanggal talaga yan. Okay? Kasi pag ibabalik mo siya, mahirapan ka, malulost thread yan. Naintindihan? Maliwanag po. Yan. Yan. Linawagan ko na. Okay. Next, kunin natin yung wire. Okay. Kunin natin yung isang dulo ng wire.
Okay, gamit ang combination pliers or plies at isa pang long nose, bibiyakin natin to or paghihiwalayin natin yung dalawang wire ng flat coil. Ganyan lang. Okay, ang iba ginagamitan ng kutsilyo yan. Huwag niyong gamitan ng kutsilyo, ha. Again, ulitin ko dun sa kabila. Parang hindi nyo nakita kung paano yung biyakin. Ipitin lang sa kabilang dulo. Then, eto, twist nyo papunta sa iyo. At yung isa naman papunta sa kabila. Bihitin nyo. Okay? Dahan-dahan lang. Ayan. 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 Ayan, kita nyo na. Then, pwede nyo na natin or hatakin para maghiwala yung dalawang wire. Okay. Now, ang sunod natin gagawin ay susukatin natin dito. Approximately, kuha tayo ng metro. Mga 1 inch. 1 inch. Approximately lang, ha? Okay. Estimate na yan. Okay. Balatan nyo yung 1 inch. Medyo mahaba naman yung 1 inch. Pakitian natin. Mga 3/4 inch. Okay. Sana naman. So, gamit ang wire stripper, babalatan natin ito. Okay. Pagkatin natin ng konti yung wire stripper. Then, hatakin nyo. Papa, hindi kaya. Ayan. So, nabalatan nyo na. Diba? Balatan nyo na yung isa. Ngayon, babalatan natin ulit yung isa. Na. Okay. So, may pupulupot na natin yan dyan. Okay, tama. Now, may isang technique akong ginagawa. Okay? So, nabalatan na natin siya. Magbabalat pa tayo ng another. Okay? Dagdagan natin yung binalat natin. Kaunti lang. Ayan. Okay, marami na putol na. So, iiwasan nyo to, ha, na mapuputol kayo ng strand, ha. Sa akin, isa lang, kaya okay pa siya, ha. Dapat walang naputol yan. Okay. Pero para sa akin, okay na yan. Ngayon, yung balat na tinanggal nyo, higitin nyo. Pero, huwag nyong babaklasin. Gets? Or huwag nyong tatanggalin mismo dun sa wire. Ngayon, yun ang ititwist nyo. Okay? Linis. Kabila ulit. Ganon din ulit ang proseso. Ayan, ha, mga bata. Ha. Tagalog na Tagalog na yan. Ha. Tagalog ng school. Malimit na English. Dito, Tagalog na Tagalog. Ha. Then, ito-twist nyo yung wire. Ha? Pa-counterclockwise or pa-counterclockwise, pa-clockwise, sorry, I mean, ano yung pinagkaiba ni counterclockwise sa clockwise? Pag-clockwise, kung saan papunta yung kamay ng orasan, yun ang clockwise. Pag-pabalik, yun ang counterclockwise. So, diba? Ay, natutunan na naman kayo. May counter pa. Okay, so dito, di ba, ang gagawin natin, ikakabit lang naman natin to dito. Okay, sa tornilyong to. Yan. So, sukat-sukatin nyo. Himas-himasin nyo papunta dun. Ano pa kaya? O kailangan pa natin hindi natin. Okay na yan. Abot na. Okay, yun.
Tapos yung paglalagay ng wire, ito, kung mapapansin nyo, in count, in clockwise din. Naka-clockwise din. Ha? Take note of that. Dapat naka-clockwise din. Pasok natin ulit. Yan. 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 Naka-clockwise din. Bakit naka-clockwise din? Dahil yung paghigpit ng tornilyo ay papuntang kanan, hindi pa kaliwa. So, ibig sabihin, yung tornilyo, ihigpitin niya or iipitin niya yung wire ng pa-clockwise. Okay? So, tingnan natin. Pansinin nyo. Diba? So, yung wire na iipit niya ng buo. Hindi yung sabog-sabog. Okay? Hindi umabot niya sa dulo, hindi umawalay. Malinis. Okay? Kabila ulit. So, tingnan natin kung tama ba na gawin natin counter clockwise, yung pagkalagay ng wire. Or, kung tinatawag namin sa English, ay loop. Gawin natin dito sa kabila. Na pa-counter clockwise. Which is, yung higpit ng tornilyo ay clockwise. Tingnan natin paano nang mangyayari kapag naka-clockwise. Bibitawan ko yung isa, ha? Ah, pansin nyo humiwalay lang. Ayan, oh, konti lang nakakapit. Okay? Kasi yung tornilyo ay hahatakin niya yung nandito. So, ibig sabihin, eto ay hahatakin niya palabas. Hindi pa punta dun sa kabila. Nagigets. Okay. Baguhin natin. Baka na may nagwawala dun, ah. Pusa ata yun, ah. Malaking pusa. Okay. Lipat natin sa kabila. Saka natin ipitan. Okay. Yun. Ba? Malinis. Ulitin natin. Para hindi kayo satisfied. Kahit din ako, hindi ako satisfied. Tanggalin natin ulit. Okay. Ayan, naputol na yung mga wire. Kasi inipitan natin siya kanina. Okay. Ayusin natin ulit. Ayan, buhol natin ang maayos. Ayan. Okay. Huli na lang to kasi pag tinanggal pa natin, mapuputol na yung mga wire. So, kailangan natin balatan ulit. So, hayaan nyo lang yung wire dyan na yung balat ng wire ay yung binalatan nyo na isa na isa ay nakakabit dyan. Hayaan nyo lang yun dyan na naandyan. Okay? Kasi, kapag natanggal yan, may tendency yung hibla ay pumunta dun sa kabila. So, hindi dapat yung wire dito at wire dito ay magkadikit. Nag-gets. Kasi pag nagkadikit yan, may wire na pumunta dito. Halimbawa, itong maliit na to. Laglag. Ito na lang. Halimbawa, may wire na may galing dito sa kabila. Tapos, nadikit dito sa kabila. Okay? Ang resulta ay sasabo or mag-spark yung kuryente mula dito. Okay? So, magkakaroon tayo ng short circuit. So, pag sumabog, pwede magkaroon ng apoy
スペインのマカロナ、ソロ、di ba? Wala namang sumasabog na walang apoy at sunog, no? Sabi ng iba, meron. Meron, sir. Ako kayo. Sumasabog yung init ang ulo nyo. Umiinit pa rin nyo. Balikan natin. Pilan natin. Clockwise. Pag humigpit na ako, okay na yan. Huwag nyo na sobrang higpitan. Okay? Hindi naman yung gulong ng sasakyan. Kailangan nyo talaga higpitan ng higpitan. Okay? Once na matigas na siya, okay na yun. Okay? As long as na lumapat yung outlet natin. Okay? Next! Sa kabila tayo. Ano yung gagawin namin natin ulit? Kakabitan natin yung... Anong tawag dito? May plug. Very good. So, gamit ulit yung ating screw, Phillips screw. Luwagan natin ito. By the way, itong outlet na ito ay heavy duty na ito. Okay? Medyo mahal ng konti. Yung mga pang ano ito eh. Mga pang malakasan. 15 ampere na outlet. Pwede ito sa motor. Okay? Sa mga amplifier. Tanggalin natin to. Ayun. Ito, madali-dali yung ikabit. Okay? Maganda-ganda to. So, luwagan na natin ulit to. Yung terminal. Ang mail plug. Ganun ulit. Huwag niyong tatanggalin yung tornilyo. Huwag niyong ide-diretsong tanggalin. Ayan. Okay na! So, ito yung gagawin natin ulit. Tanggalin natin ulit yung balat ng wire dito. Pero bago yan, baka kasi makalimutan nyo, mapapansin nyo may butas. Ha? Yung butas to, no? Pasok nyo na yung wire. Okay. Para yung pag nabalatan nyo na to, yung wire na, na yung tanso, hindi na sumabit-sabit pa. Okay? Now, kanina, gumamit tayo ng wire stripper. Ngayon, gagamit tayo ng pliers, cutter, at ng long nose. Okay? So, kahit alin dyan, sa tatlong yan, magkakapares ay pwedeng gamitin. Ito, pwedeng ito, pwedeng ito. Depende. Kahit alin sa dalawang yan, pwedeng yung gamitin. Okay. Sa akin, mas prepare ko gamitin si pliers at si cutter. Ako, yung mga cutter natin, hindi na magamit natin. Medyo kinakalawang na. Okay. Una, ipitin natin to. So, tingnan natin. Gawin natin ulit yung kanina. Sukatin lang natin yung ano na tiranggal natin. Ayan. Ayan, kita ko na. Ayan. Ayan, inipit ko lang yung isa. Ngayon, yung cutter, pansinin nyo, yung ngipin. Ayan. Ngipin na. Dapat yung ngipin ay nandito.
Nandito. Okay. Malapit sa place. Ayan. Ipitin nyo ng konti. Okay. Ayan. Ipitin nyo ng konti. Tapos, paghiwalayin nyo yung ngipin. Pag ganun. Okay. I-contract nyo. Okay. Opposite direction. Para yung balat ay humiwalay dun sa mismo wire o sa tanso. Ayan. Ipitin nyo lang konti. Grip nyo to ng malakas kasi hindi naman yan mapuputol eh. Kahit anong gawin nyo. Eto, kaunti lang. Yung sakto lang. Ha? Huwag naman yung sobrang ano, putol yan. Gets? Ay, tingnan mo natin yung natin. Medyo lobat na yung laptop. Baka mamatay na tayo. Test mo na natin. Ay, balik tayo doon. Grip natin to. Okay. Then, eto, kaunti lang. Okay? Pwede nyo ng grip palibot kaunti-kaunti para yung wire mas mabilis maano. Magkaroon ng sugat yung wire, yung insulator, yung kulay puling, puting balat. Yan. Then, grip nyo ng konti. Yung tansya nyo hindi aabutin yung tanso. Then, paghiwalayin nyo na or i-press nyo na yung dalawang tanso, dalawang plies, okay, nang magkaiwalay papunta sa magkabilang direksyon. Ayan. Ayan, humiwalay na. Ganun din sa kalit sa kabila. Ulitin natin. Okay, take note yung suka. Para may guide kayo, kunin nyo lang yung pinagbalatan nyo kanina. Para di makasaya sa wire. Ayan. Yun, ganun ulit. Pwede nyo ulit gawin. Kaunti lang. Ayan. Yun. O, diba? Malinis. Walang sabit. Ayan. Ngayon, tinanggal ko. Bakit tinanggal ko? Kasi dito, kailangan natin ipasok yung wire. Okay? Or, tingnan ko ulit. Ano ko? So, pwede naman pala. Okay? So, gawin natin ulit yung kanina. Magtatanggal ulit tayo ng kaunti. Maluwag naman pala yung ano ng wire. Ayan. Yung paglalagyan ng terminal. Kaya, gawin natin ulit yung kanina. Okay? Huwag natin tanggalin lahat. Iusog lang natin. Ayun, may naputol na dalawa na namang hibla. Okay? Ingatan nyo maputol, ha? Kasi, medyo ano yan. So, this time, papasok natin siya dyan na maka-kunti pa. Take note, huwag dapat matanggal ah. Hindi pa, papasok siya. Counting himas. Yun! Pumasok. Ah, pansin nyo. Pumasok na. So, saka natin yung kita. Nawala yung ano natin. Camera. Ngayon, pwede na naman na
di putula kasi may nakalabas kasing wet delikalya, diba? Putula natin yun. Ganun din ulit ang gagawin natin sa kabila. Pwede natin i-twist, pwede namang hindi kasi meron siyang lock dito. Pero pag walang lock, i-twist natin, kailangan. Okay, para hindi maghiwa-hiwala yung hibla ng wire. Ganun ulit. Galing sa kaliwa, papuntang kanan. Himas-himasin lang natin. Luwagan natin ang parte. Medyo alanganin. Pwede kayong kumuha ng pansungkit o maliit na ano dyan, kagaya nyo sa akin, meron akong pansungkit dito. So, matutulis nga lang to. Ito na lang. Mag-ingat ha. Para maibaba nyo to. Ayaw. Kanina, okay siya. Mabilis na. Ayun. Kuha tayo ng diskarte. Pasok muna natin ito dito. Ayun. Paano kaya? Napahirapan tayo dito. Ayun. Pumasok. Ayun. Pumasok na doon sa pinakailalim. Mas madali nga naman talaga pag tinanggal natin yung tornilyo. Kasi may lalapat mo siya. Kaso, sa mga baguhan, hindi nyo maibabalik yan agad. Okay? Naulitin natin ulit. Ayaw pa rin. Tigas yung ulo ah. Pwede naman kasi nakaganon lang, di ba? Kaso, useless. Useless ka rin ito. Or, pwede naman to. Putuloy niyo yung wire, ipapasok niyo lang ganito. Di ba? Papasok niyo lang nakaganyan. Saka niyo higpitan. Pero ako talaga, hindi ko titigilan to. May papasok ito. Ayaw talaga. Kanina na-jambahan natin. Pumasok. Sige, tanggalin natin. Papa-experience ko sa inyo. Kung anong mangyayari pag tinanggal ito. Diba? Tanggalin. Ngayon, papasok natin siya dyan. Again ha, huwag nyo itong tatanggalin lagi ha. Mag-iingat sa pagbabalik. Tapos, ilalapat nyo na yan. Ganyan yung magiging itsura. Dapat may sentro nyo ng maayos yan. Gamit tayo yung screw. Pag magbabalik kayo nyan, huwag nyong ididiin. Okay? Hayaan nyo lang kumagat. Pag kumagat yan, sakto yan. Ayun. Diba? Pumasok pa siya. Kasi pag ibinaba nyo siya, maghahanap siya ng ano, magkakaroon ng puwersa. Pag hindi siya sumakto doon, pwedeng mauka yung thread nung tornilyo. Doon ang pagkakaroon ng lost thread.
sabihin natin kung magkakaputa pa. Hindi naman. So, pwede pa natin itong paikliin. Hindi na siya magkakaputan. Kahit matanggal pa man to, hindi yan magkakaputan. Okay? So, ibabalik ka na rin ito. Uy, natanggal yung bakal. Ito. Okay, ito rito. Ayun. Okay, natanggal. So, ibalik muna natin ito. Kasi may hindi nakakabit yan. Sobrang luwag naman ang pagkakaluwag ko ni Pina. So, ganun ulit. Hayaan nyo lang na pumasok. Huwag nyo ipipress. Hayaan nyo lang. Hayaan. Ganun ulit sa kabila. Ayun. Pumasok. Tingnan nyo, yung may ano yan ah. Dapat magkatapat yung mga butas. Ayun. Ayun. Yun. Sakto. Okay, i-fit na natin dito para hindi matanggal yung wire kahit mas tissued ka man ng wire. Okay, may ipit niya yung wire dito sa loob. Okay. So, paano natin mag-check kung gumagana yung outlet? Yung ating ginawang extension. So, syempre, unang papasok sa isip nyo, isaksak na natin sa outlet o sasaksakan, then magsasaksak tayo ng appliances. Tama nga naman. Pero, huwag niyong gagawin yun. Okay? Kasi kung may nagkamali dyan sa loob, kahit binisual check nyo na tama naman yung pagkagawa nyo, may tendency, may mali pa rin. Diba? Halimbawa, pag kabit nyo ng takip, may naipit. So, ngayon, gagamit tayo ng isang equipment o isang tool na ginagamit ng mga technician or ng electrician na kagaya ko. Okay? Kung wala kayo nito sa bahay, hindi ko naman sana sinasabing bumili. Okay? So, pinapakita ko na. Pero kung sigurado talaga kayo na tama yung ginawa nyo at walang sabi, go!
Pero ingat pa rin ha. Make sure na huwag sa isasaksak nyo. May appropriate mga gloves kayo kagaya nito ha. Okay, so ito yung multi-tester. I-set po siya sa beep sound. Ayan. Nagarmay muna to na 0-0. Okay. Isipin nyo, kapag pinagdikit ko to, tutunog. Ha? Common logic. Okay? Dapat daw, yung dalawang wire dito ay hindi magkadikit. Kaya ko dito, sa may plug. Kaya ko dito. Tumunog ba? Hindi. Okay? Ulitin natin. Dapat daw yung dalawang wire dito ay hindi magkadikit. Tumunog? Hindi. Tumunog? Hindi. Tumunog? Hindi. So, at tingin nyo, maayos kaya yung extension cord nyo? Okay? At isa pang test. Yung isang terminal dito, okay, ito, hanapin natin yung wire kabila. Ayun, tumunog. Ah, pansin nyo, tumunog siya. Pag sa kabila, hindi siya tutunog. Ha? Dahil, ito yung sa kabila. Ayun. Halimbawa, kinabit ko dito, hindi tumunog. Kinabit ko dito, hindi tumunog. Ibig sabihin, may putol yung wire or may sira sa connection niya. Yun lang naman yun. Okay? So, itetest natin yung ating extension cord na ginamit. So, kukuha ako ng isang charger na may ilaw. Ayan. Okay, saksak mo na dito sa kaan natin. Ating saksakan. I-on natin. Ayan. May ilaw. Diba? Sabihin, gumagana yung ating extension cord na ginawa. Ulitin natin. Ayan. Okay na? So, hopefully, natuto kayo sa paggawa ng extension cord. Salamat sa inyong panonood. Okay? So, be safe. Huwag gumala ng gumala. Mag-ingat. Mag-aral ng mabuti at ng peray dumami. So, ilang muna. Kakain ako.